Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo. At tuloy-tuloy ang balitaan. Kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ang iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas! 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 Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ang iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas! 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa kalusugan. Kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo at pagbibigay ng medical information. Sama-sama tayo Pilipino at ngayon privilege tayo na makasama ang isang medical doctor. Isa po siyang naturopathic doctor or practitioner, certified naturopath. At siya rin po ay into, bago to ha, drain therapy. Baka sa inyo hindi na bago to, pero parang sa akin, bagong-bago po ito. Magandang pag-usapan yan kasama si Dr. June Tan. Doc, magandang gabi and welcome po sa programang Lunas. Ms. Cheska, magandang gabi po and magandang gabi din po sa lahat ng mga takapakinig ng Lunas. Tama po, I'm drain therapist and I'm doing it for more than a decade na po. So, ito yung pag-asaayos ng dalawang ugat natin sa bandang ulo na can cause ng maraming symptoms, which is hindi dito nakalink yung iba, pero napaka-importanteng malaman ng mga tao kasi once na ito ay clogged, ay maraming mga symptoms ang katawan natin na pagbibintangan muna pang gagalingan ng mga sakit. Mm-mm. So, idediretso ko na, no, Ms. Cheska? Oo, pero Doc, bibitinin kita ha. Bago natin idiretso, bigay muna natin yung hotline number kasi I'm sure may mga katulad ko na first time lang marinig ito. May cellphone number or landline siguro or Facebook page na pwede... Landline number, opo. Yung mga interesado pong magtanong or mag-inquire about sa drain therapies, my cellphone number is 0997-485-4621. So, I'm willing to give my service para lalo pong maintindihan ng mga kababayan natin kung ano po ang may tutulong at magagawa ng drain therapies. Pero kami po ay nagpo-programa pa ha, kaya mamaya na ho kayo magte-text, mamaya na kayo tatawag kasi alam ko excited yung ating mga viewers and listeners. Sige daw, ulitin lang natin isang beses, pero tatanggap na kami ng text questions. Pero mamaya po namin yan sasagutin after ng program. Doc, ulitin po natin yung hotline number. We have a hotline number, yung aming landline, Manila line, 708-995-30. Mm-hmm. My personal mobile number, yung 0997-485-4621. Madaling tandaan po. Sa mga nakakapanood sa atin na may video sa DZRH News Television o kaya naman po online na nanonood sa atin sa mga channels ng DZRH News Television, nakikita nyo si Doc parang nasa klinika ba Doc or nasa opisina ka ng First AltMed International? Ito po yung main office ng First AltMed International located at Cubao. So dito nagpupunta yung mga kakilala natin, yung ibang mga client or pasyente. So dito sila dinadiagnose. And because alternative medicines, pag sila ay na-diagnose po dito, ay ipinapaliwanag po yung mga tinatawag na paggamit ng mga organic or natural.
counterpart po ng mga ginagamit din natin nating mga nakasanayan sa labas. Like for example, kung magbabanggit na ako, no, total ay hindi naman ito alam naman na rin ng iba. Kapag ikaw ay na-diagnose ng high blood, of course, yung common na ginagamit natin, yung mga losartan, ganyan, amlodipine, which is our maintenance, yung vasodilator. Ngayon, ay ang First Altmed ay meron ding ganong mga product na counterpart. Kaya lang po ay organic, which is ang trabaho din niya ay natural vasodilator din po. Oo. So yung mga produkto na yan, mamaya i-discuss sa atin ni Doc. Ito namang mga supplements na ito, kagaya ng mga vitamins, mga nutrients na ating iniinom. Magandang pandagdag yan, Doc, di ba? Doon sa mga ginagawa natin na healthy lifestyle at yung mga maintenance medicine. Mamaya alamin natin ha, ano yung pwede nating i-discuss. Mamaya po, opo. Yan po yung ating ipag-ilingkod sa ating mga pakinig. Oo. Pero Doc, alam mo, excited ako kasi sabi ko nga sa'yo, first time ko lang narinig itong concept ng drain therapy. Ibang-iba ba ito, Doc, dun sa medyo mas kabisado natin na cleansing, di ba? Kapag tayo nag-juicing, cleansing, iba itong drain therapy, Doc? Malaki po ang kaibahan and plus mga medyo expert lang din po yung gumagawa para magawa po ito. To compare lahat ng mga ginagawa ng ating mga kababayan ng mga pag-re-reflex or PT, among them ay hindi nila ginagalaw yung tinatawag na carotid, which is number one na unang iniiwasan. Pero sa pag-aaral po namin, ang carotid nerve ay dalawang mahalagang nerve po yan sa ating ulo na nagkoconnect po yan mula puso hanggang brain. Maraming mga symptoms na nagalabasan sa katawan na halos pagibintangan mo, pero ang pinagmumulan lang po niyan ay ang pagkakaroon ng pagbabara ng tinatawag nating carotid nerve. So doing drain therapy, it's as simple na yan po ay may na-manifest. So, meron kaming ginagamit na mga machine and of course yung tinatawag na personal touch, of course. So, in that way po ay isang pag-aalaga ang gagawin po dyan. And the big difference is hindi mo na kailangan yung every week na kapag ka-exhausted ka, pagod, stress, magpapa-reflex. Kasi ang big difference nito, pagka na-correct po natin yung tinatawag na drain therapy, it should be 2 years condition ng ating katawan. Okay. O yung tinatawag na yung detoxifications. Ang pagkakaiba po ng detoxification tsaka ng cleansing, maraming mga products sa labas na mga ginagamit yung ating mga kababayan, which is pag sinabing cleansing, it direct lang po sa ating colon. But of course, we have mga ibang mga parts like for example, yung lungs, liver, kidneys. So, hanggang sa brain, hanggang sa dugo. Kaya yung tinatawag na detoxification is ang kanyang workout ay sa colon hanggang into our cells, which is yan yung ating ikinokorek. And mamaya po, kung mabibigyan ng pagkakataon, I have 2 videos na hinanda ko rito, which is hindi nakikita ng iba. Kaya ang tawag namin dito ay pag-re-reveal ng mga drain therapists kung bakit ang tao ay nagkakasakit, which is common, ang alam ng mga tao ay simple yung madaming hangin, madaming tubig mula sa pod. Pero this time po ay magdaragdag ng kaalaman na kung bakit ang tao nagkakasakit. Mamaya po, isususpos natin dahil lang po sa yung ganitong pamaraan ng modality na ginagawa namin na hindi lang po magno-normalize, kundi ang dinidiin namin dito yung tinatawag na back to normal function. Which is ang beauty ng ating pinag-uusapan ay kung pag-aaralan natin ng ating mga kabataan ay talaga namang halos
malakas tayong kumain ng mga tinatawag na mga pinagbabawal na mga baboy, manok, ganyan, isda, mamantika, maalat. Pero nung nagkaroon ka ng mga symptoms, pagtaas ng high blood pressure, yung pagtaas ng mga FBS, kailan ka lang pinagbawalan ni Doc nung ikaw ay meron ng ganyang karamdaman? Pero kung ibabalik mo yung tanaw, dati naman ay nakakakain ka ng ganyan. Ngayon, yung tinatawag namin na processing, and it should be turned to back to normal function, you can enjoy again. At wala pong mga bawal-bawal. Which is, it should be back to normal function. It promote overall health and making people happy. And because we have mga solutions. Nako, yan ang maganda pag-usapan sa ating pagbabalik. Solution, opo. Medyo napangiti yata, Doc. Doc June, yung ating mga listeners na sinabi mo, talaga? Wala nang bawal. May enjoy. Yes. Alamin natin sa ating pagbabalik kung ano yung pwede nating maidagdag or modify sa ating lifestyle or sa mindset natin, ha, para mas mapag-ingatan natin yung ating kalusugan. Ano ang mga bawal sa inyo ngayon? Bawal kainin, bawal gawin, o bawal inumin? Isipin nyo nga ho muna, at kami ay magko-commercial break. Babalikan natin si Dr. June. Si Dr. June Tan ay isang brain therapist. Babalikan natin ang discussion matapos lamang ang ilang paalala. Ang balitang ito. Galing-galing mo, Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing base, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, inis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahig. Star wax, star wax, wax. Kintab na to the max, max, max. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang mahapit, madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang protection, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Alamin kung paano sumali sa ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MVC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MVC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio, and Radio Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Sa
submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, inihahandog ang programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Katuwang po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla, sa isang oras na discussion at kasama po natin ang drain therapist na si Dr. Juntan. Pinag-uusapan natin na yung pagde-drain ng mga kinain nating hindi maganda. Sabi nga niya yung mga bawal, yan ang kanyang ituturo sa atin. Pero Doc, magandang i-air ulit natin yung hotline number, landline and cellphone para doon sa mga gustong magtanong tungkol sa nagiging talakayan ngayong gabi. Our hotline po ay yung Manila Lines. Ito yung 708-99530. My personal mobile number po, pwede po kayong tumawag sa akin direct. Text nyo ako and I will call you, di ba? 0997-485-4621. Mm-mm, okay. Drain therapy ang ating pinag-uusapan. Sabi ni Doc kanina, alam ko ito ay naabangan nyo eh. Sabi ni Doc June, kapag maayos ang pag-drain ng mga naipong hindi maganda sa katawan natin, ma-enjoy natin ang buhay kahit na hindi kayo kabataan na, ma-enjoy nyo yung mga bawal. Di ba, Doc? Yung bawal, yun daw yung masarap eh. Bakit ganun?
Tama po, Miss Cheska po. Maraming mga nakaka-miss and a lot of mga living testimony na pwede nang tawagan na ngayon ay nagagawa nila yung dati po nilang ginagawa. Sa akin po, Miss Cheska, mas magandang itanong kung wag po yung mga bawal na kainan. Kasi when it comes bawal na pagkain, halos lahat po talaga, wala na po tayong ligtas. Even pagkain ng mga gulay, as of now, ay hindi na rin din po ligtas. And according nga sa mga research, there is mga GMO na ginagamit kung bakit malalaki at malulusog yung ating mga gulay at prutas. So, kung dyan po tayo nakabase, ay hindi din po ligtas. Pero yung mga tinatawag na detoxification and drain therapy, it should be turned to back to normal. So, ganito, no, para makarelate po yung ating mga kababayan at tagapakinig, ay when it say cleansing kasi, neglected po sa mga tao. And plus, pwede ko na rin sabihin na medyo mababa ang pagtingin nila when it comes cleansing. Pero kung ang mga i-alok natin, yung mga tiyatawag na pampapute, pampaganda, pampasexy, yan. Yan ang nagugustuhan nila. Pero sa totoo lang po, what is good for your stomach? It's good for your skin. So, tinuturo namin yung detoxification or cleansing kasi ang our old school na common na alam natin, yung pag-inom ng maraming tubig, ginawa na natin yon. Yung ibang mga turo, yung tinatawag na pagkain ng maraming prutas, of course, fiber. Pero sa totoo lang po, ginawa na natin yon, and yet marami pa rin pong mga sakit na karamdaman na mga tinatawag na recurring. When it comes food supplements, wala tayong question dyan. Almost lahat ng food supplements maganda. For example, kung merong isang food supplements na pinopromote ang isang company para sa diabetes, na kapag ininom ng pasyente, congratulations kasi yung kanyang FBS, it should be turned to normal. Pero hindi ibig sabihin, pwede ka nang kumain ng mga kontra. And it's because pwede uling mag-shoot yung ating FBS. Ang tawag lang namin dyan is, nag-normalize lang. Pero sa mga gagawin natin na kung bibigyan tayo ng pagkakataon, dati namang malusog ang iyong pancreas na naglalabas ng insulin. Nagkaroon nga lang ng isang problema, kaya ngayon ay nagtampo, hindi siya naglalabas ng insulin, kaya ang nangyari ay tumaas ang ating blood sugar. It should be turned to our doctor, turn sa mga doctor natin na kailangan mo lang mag-maintenance or mag-take ng insulin para mag-normalize yung iyong FBS. Ang tinatawag na naming back to normal function is dati namang naglalabas po yan ng insulin. So, yan po yung ating dilinawin tsaka bibigyan ng diin para sa mga tinatawag namin na back to normal function, and it's really, really save life and making people happy. And because our line products po ay dinesign hindi lang po para pagkakitaan kundi talaga maging solution, mailapit sa mga tao. Of course, our advocacy hindi man makagaling pero makabawas man lang sa mga tinetake nila. Kasi we have mga experience dito po pag nagpupunta ang mga maintenance, 17, 11. Hindi man makagaling, eh maging isa o dalawa. Pero, you know, Ms. Cheska, for more than 4 years po, of course, this coming March pala, no, i-announce ka na, no, March 25, invited po kayo, Ms. Cheska. Our 5th anniversary is na dito nyo po makikita yung ating formulator, of course, yung mga tao na nakaranas ng husay ng ating produkto tsaka yung ginagawa nating modality. So, proudly Filipino-made yung mga product. Yes po. Bali, we have our own factory, local-made, pero yung iba natin ginagamit na mga raw mat ay mga galing po sa ibang bansa. At yung mga stories, siguro sa mga susunod na mag-guest ka, Doc, makarinig tayo ng ilang mga stories mula doon sa siguro almost 5 years na nagtitake. Simula nung nag-umpisa kayo, no? Kung paano na... Ay, opo, grabe po. Napakarami po. Matutuwa po kayo.
it's really, really making people happy po talaga. Oo. Eh, paano yung may mga high blood? Kasi kapag high blood ka, sad. Sabi nila, sad, di na ako makakain sa mga buffet. Di na ako maka, ano. Lako, pag ako po mga kasama nyo, makakakain na po ulit kayo. Promise. You can enjoy it. So, simulan ko po, no? Miss Jessica, medyo excited na rin po ako eh. Una po, I have a video, pero hindi ko na po ipapanood sa inyo. Maybe someday, kapag ka nagkaroon na tayo ng isang buong presentation, ay makikita niyo po yun. Doon po sa video, itinatanong kung bakit ang tao nagkakasakit and how the body take care of itself. So common na alam natin, of course, sa mga hangin, sa tubig, tsaka sa mga pagkain. Pero sa totoo lang po, pagkain po talaga yan. But the problem po, number one is, ang mga Pilipino po, pagka kumakain, ano po, rush na, nagmamadali pa. Kaunting guya, lunok, tipak-tipak. Gusto namin ipakita sa inyo, yung ating small intestines, which is dyan nag-proceed lahat ng ating kinakain, ay wala siyang ngipin para i-digest. So, na-abuse yung ating bile tsaka yung ating insulin. So, ang kahalagahan po kasi ng ginunguya yung pagkain ay there is ano sa live baglan na nagpo-produce po ng enzyme which is nakakatulong mag-digest po sa ating makanin. Without enzyme, nag-i-stored po sa loob ng ating ano ng ating digestive system and start having SIBO. SIBO means is small intestinal bacterial growth, papamahayan ng mga bacteria. Kung i-aware ko po ang ating tagapakinig na ang cause ng pinagmumulan, yung tinatawag namin na pagdami ng bacteria sa loob ng ating katawan. Napapangiwi so, listeners, Doc, doon bacteria pa lang ang sinabi mo, medyo bibitinin natin, Doc, kasi napipicture out na natin ano nangyayari sa loob ng ating... Yes po. Yan? Sa susunod po, ipapakita ko na po yung video na live na this time po makakakita po tayo ng mga totoong bacteria na naririnig lang po natin. Sige, sa ating pagbabalik, itutuloy po natin yung discussion. Baka may mga naaalala kayong, oh, bacteria, di ba may mga good bacteria, pero itong sinasabi ba ni Doc ay bad? Aalamin natin yan. Matapos yes po. Ang ilang paalala, kasama po natin si Dr. June Tan. Siya po ay isang naturopathic doctor at practitioner ng alternative methods kasama na yung drain therapy. Magbabalik po ang programang Lunas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide at ating mga chat radio stations sa Visayas at Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Zone Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered! Every Saturday 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV! Sa kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ang DZRH, maligayang pagbati sa inyong ika-85 anibersaryo sa serbisyo publiko. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama sa 85 anibersaryo ng DZRH. Bisyong tapat sa iyo, DZRH.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Isang magandang araw po sa kanilang lahat. Muli lingkod, Gobernador Daniel Ramirez Fernando ng Dalubigan ng Bulacan. Nais po natin umating ng isang maalam na pagbati sa ating paboritong istasyon ng DZRH sa kanilang 85th anniversary. Sa pamumuno po ng ating mga station manager, Atty. Rabal, Sir Deo Macalma, kay Yusek Cesar Chavez, sa mga broadcaster po natin, sama-sama po tayo sa 85th anibersaryo ng DZRH. Mabuhay po kayo at pagpalain po kayo ng buong kapal. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw po. Ako at ang buong Commissioner Elections po ay nagpaparating ng malugod na pagbati sa inyo pong 85th anibersaryo kaarawan. Alam niyo po, parehas po tayo sa COMELEC, 85 years na rin po ang inyong commission election. Sadya po ang inyong tapat na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng makatotohanang balita at impormasyon sa ating mga kababayan ay hindi po mapapantayan. Ipagpatuloy niyo po sa mga susunod pang 85 years, 100 years na ang inyong pong matapat na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Mabuhay po kayo, tanggapin niyo po ang aking pagsaludo at pasasalamat. Maraming salamat po. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Isang taos po sa pagbati sa DZRH sa inyong 85th anniversary. Sa loob ng 85 taon, naging daan ng DZRH sa paghati ng balita, impormasyon at aliw sa maraming tahanan ng ating mga kababayan. Kayo ay nagsilbing bantayog sa pagiging unang radio sa Pilipinas, sa bawat umagang sumalubong sa atin, sa bawat gabi ng pagpapahinga, at sa bawat sandaling meron tayong pangangailangan sa impormasyon, ang DZRH ay palaging naririto, handang magbigay sa atin ng mga balita. Sa mga tagapakinig, patuloy nating suportahan ang DZRH at ang kanilang hanganing maghatid ng serbisyong para sa bawat Pilipino. Mabuhay ang DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat po. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, inihahandog ang programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan, part 3 na po ng ating discussion sa programang Lunas. Alamin natin, naku, anong klaseng bacteria ba ang nasa tiyan natin ngayon? Good ba yan or bad? Dahil yan ang dinidiscuss ni Dr. June Tan. Doc, balik tayo sa ating discussion, Doc. Ito yung ginagamit ko na tinatawag na live blood analysis. So, ang the good thing is, pagka isa lang dito yung sample blood, small amount lang ng blood na kukunin natin. It was like parang pag-check up ng may diabetes. Nagkuha lang ng konting sample sa finger. And pag isa lang po dito sa microscope, you can see instant result na
Nakikita niyo po dito po sa screen. So, the beauty is, makikita natin lang live kung ano ang itsura ng cell mo, which is compare naman po sa ginagawa sa hospital to know, para malaman ang ating mga sakit. Of course, yung ating CBC or yung blood chem. So, in that way, nababasa na lang ang ating mga doktor kung ano ang ating mga karamdaman, at doon ka po lulunasan ng karampatang mga solusyon. Sa atin naman po ay ikaw mismo yung makakakita kung ano ang itsura talaga ng iyong live cell. And the beauty is, maiakma natin yung tamang pag-inom kasi makikita natin yung tinatawag na moderate or severe. Plus, kung ano talaga ang nangyari sa dugo mo, kung bakit meron kang high blood or diabetes or abdominal pain or kung ano't ibang mga karamdaman. And it's because nakikita po lahat sa dugo. Mm-hmm. The beauty is, hindi na po namin kailangan tanungin yung pasyente kasi nagbabase na po kami sa kanyang dugo. And you can just imagine, pwede namin sabihin na almost times 10, times 100. Ganun po kadami. So, yan po yung bilinisin natin. And I'll give you mga program na gagawin. And again, the beauty is, after ng 7 days, hindi ka mag-aantay na matagal. 3 to 7 days or medyo 14 days kung medyo moderate ang sakit mo or severe, ikaw din ang makakakita and it gives you confident na gumaling ka kasama lang maganda mong nararamdaman. Plus, nakita mo yung cell mo from abnormal cell in turn to normal cell. Which is yan ang aming tinitindigan kasi we believe na kung normal ang ating cell, it give us promote overall health, longevity, and stamina. Actually, ito yung pasyente namin na severe pneumonia. Ito yung isang ginawa kong example, and because last 2 years ago, ay marami ang natakot kay COVID. So, we have an example dito na live pagkakuha ng specimen. Ito yung eksaktong dugo ng isang pasyente. Okay. So, of course, alam ko hindi bago, no? Pero pipilitin ko pong maintindihan nyo para magkaroon kayo ng idea. You can search normal blood, use your Android or mga Google, na ang normal blood po ay round shape, uniform ang size, and moving, and color red. That is normal. Anything na meron tayo makita, it should turn to weak or abnormal cell na hindi maganda sa ating katawan. This time, wala tayong nakitang normal shape. Ang nakita natin, yung tinatawag namin na viscosity or malapot, aggregation, dikit-dikit. So, hindi lang siya malapot, sobrang lapot. Dito namin pinapaliwanag sa pasyente na how you can convince na gagaling kahit ubinom ka pa ng pinakamahal na food supplements, you're taking regularly your maintenance, kung ang dugo mo ay sobrang lapot, it should be sayang lang or useless yung mga iniinom mo. Kaya pala, pagka iinom ka ng mga maintenance or food supplements na maganda, gaganda pakiramdam. But our dilemma is, pagka hininto mo yung food supplements, bumabalik yung sakit eh. Kaya pala merong mga tinatawag ng mga recurring or lingering na pangmahabaan ng mga pag-inom, which is hindi naman nagiging solution talaga, kundi pansamantala lang. And now, I would like to share sa inyo in our plasma. Plasma, yung dugong dumadaloy deeper dun sa cell na bilog-bilog. Now, living in our plasma, yung mga tinatawag na bad bacteria. When it say bad bacteria, marami po yun. No? Pero makikita nyo na po dito kung medyo naka-focus po kayo ngayon. Ito po, naka-live na po sa ating screen. There is a lot of millions, billions bacteria living in our cell na alam naman natin na kapag tayo ay kumakain ng mga rich na mga food, mga rich in nutrients, ay blood ang pumipick up niyan sa ating katawan, delivered, intended sa lahat ng parts ng organs. But the problem, pagdating ng nutrients sa dugo, there is mga bad bacteria na mga
kumakain. So ang nangyayari po ay useless. Kaya pala there is mga story na bata payat, malakas kumain pero malaki ang tiyan, hindi tumataba. Which is ang sabi ng mga magulang, o yung anak mo malakas kumain pero payat, malaki ang tiyan, baka maraming bulate. So even dati pa tinuturo na talaga yung mga yung the word purga, alam naman ng mga tao yun, but this time neglected na po. So in your lifestyle, pag yan ang dumami, it should be billion millions living in your bad bacteria na iinom ka ng mga pamamaraan mo, hihinto, pero pagka hininto mo naman yon, babalik sila. And it's because ang gumagawa ng ating mga sakit sa loob ng ating katawan ay mga bad bacteria. Mm-hmm. And Miss Teska, we stand, kung patay ang mga bacteria, stop po ang mga sakit. And alam naman natin, ang gumagawa ng mga high blood, pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng creatinine, ay bacteria po. The question is, bakit may high blood? Bakit tumataas ang creatinine? We have a question, bakit at sino ang gumagawa ng creatinine? You can ask, even sa Google po, you can search na sarili. So, in that way, doon tayo sa root cause. Kapag ka nagawa natin yon, ang laki ng chance ng isang katawan na even siya ay severe, na talagang bedridden, nakahiga, and then a lot of mga living bacteria na sumisira sa katawan niya. Kung patay ang mga bacteria, there's a chance na makarecover siya. And the next, yung tinatawag namin na the importance of, wala pong iba kundi po, minerals. Sige, Doc. Itutuloy po natin sa ating pagbabalik yung discussion. Ano yung sinasabi ni Doc na solusyon na maaaring makatulong sa mga taong may ganitong karamdaman? Magbabalik po ang programang Lunas matapos lamang ang ilang paalala. This time check. Tingnan nyo, oh! Puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at panayat pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti! PCS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia Mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mm.
mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, inihahandog ang programang Lunas. Muling bahagi na ng ating talakayan sa programang Lunas. Excited yung ating mga viewers and listeners. Paano ba mawala yung bad bacteria na yan, hindi lang sa ating gut o sa ating intestine, sa ating tiyan, kundi sa ating dugo pala, may bad bacteria din. Paano yung method of draining or cleansing? Gaano katagal ito ginagawa? No? Well, yung the beauty is yung pagka na-check up ang isang pasyente, ikaw o tayo mismo ang makakita yung dami ng iyong mga bakterya. In that way po ay na-iconnect natin sa tinatawag na akma na iinimin niya na ano bang husay ng isang prada, kung titikim lang ng isa, hindi pala akma sa kanyang kalusugan, dun po nagkakaroon ng problema yung ginagawa nilang mga regimen. So tayo, una ay naiakma natin, nagbe-base kami sa tinatawag na mild, moderate, or severe na pala ang condition mo, kaya ang pag-iinom mo ay ganito. Pero the good thing is, hindi ka mag-aantay ng matagal. Binsan po, 3 to 7 days, makikita mo na yung the big difference. And it's because yung ating iniinom na pang-detoxification, hindi po siya iniinom ng pang-long-term o pang-mahabaan. Only
for 7 days only. Mm-hmm. So in that way po, ang pabor niyan ay magpo-promote ng overall health. Kung ang problema mo lang ay high blood, pero how about your brain, your lungs? So holistic approach din po ang ano niya, ang ginagawa niya sa loob ng katawan. So the moment na matapos ang iyong cleansing, it combine ng pag-inom yung tinatawag namin mga special products na kung ano ang kailangan ng puso mo, ng lungs mo, ng liver mo, is yun po yung mga kasunod na iinumin. At kapag ka naibalik na po natin sa normal cell, doon ka na po mag-aalaga ngayon tinatawag na vitamin C antioxidant with detoxification. Yung pala ang very importante sa ating vitamin C, not just vitamin C lang. So, in that way po, ay naalagaan na po natin. At kailan ka lang ulit iinom after 7 days? It should be 6 months or mas makaka-relate mo kayo kung ikukumpara ko, halimbawa yung mga motor, yung kotse, buti pa sila, there is maintenance na kapag dumami ang langis, change oil. And another 3 to 6 months, continue for driving ulit, dudumi uli yung mga langis, and it should be maintenance uli. Buti pa sila ginagastusan. Pero when it comes sa sarili natin, last priority, or maybe lack of knowledge, kulang ng mga tips, and this time po from First AltMed, we educate people the importance of detoxification, which is connect sa guts into the bloodstream. And the next, yung magre-repair ng ating katawan, which is very important, yung pag-aaral naman or the importance of minerals. Oo. Maisingit ko lang, Doc, no? Yung yes po. Daw na ngayon kasi parang halos lahat ng tao may allergy na, kay allergic rhinitis, allergic sa balat, lahat na yata ng tipo ng allergy nararanasan natin. Ito ay may connection ba diyan sa sinasabi mo na madumi ang katawan, madumi ang dugo, may mga yes po. Bacteria? Yes po, Ms. Cheska. Actually, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon ng isang buong presentation, a lot of mga videos ang hinahanda namin na kung bakit ang tao nagkakasakit. Pinapakita namin yung pagdami, paggapang, pangingitlog ng mga bakterya na nagkakos ng mga sakit natin. Like for example, tumor sa mata, tumor sa brain. Doc, bakit ako nagkaroon ng tumor? I have a clean living naman. Hindi ako kumakain ng ganyan. But of course, hindi tayo aware sa cleansing. Start having SIBO in our digestive system. And nagkakaroon ng mga tinatawag na inflammatory bowel disorder. Nagkakaroon ng mga tinatawag na leak or leaky guts. Start pag nakalabas sila and can travel or swim sa ating mga bloodstream. The problem kung saan sila hinto, commonly sa babae, sa sisa breast, pagdami ng parts sa lower parts, myoma, UTI, into our arthritis, gout, sinwab test namin yan, even yung mga psoriasis, live na pag-swab test namin, isinalang po dito sa aming machine, and you can see ang may mga gawa po niyan, mga bad bacteria. And we stand detoxification. Okay, sige. Saan po kayo tatawagan? Saan kayo pwedeng puntahan? Sa kami po ay madaling puntahan. Very accessible po yung lugar namin dito po sa our main office sa Cubao. Mm-hmm. Okay, sa 17 West Point Street, Barangay Aurora, Cubao, Quezon City. My cellphone number is 0997-485-4621. And ipaglilingkod namin sa inyo kung ano po yung inyong mga suliranin at mabigyan po kayo ng karampatang lunas. Mm. Which is, ito na nga yung ginagawa nating pag-re-reveal dito po sa ating programa together with Ms. Cheska Bobadilla. Dr. Juntan, maraming salamat po sa inyo. Yes po, Ms. Cheska, maraming salamat po. Pero, by the way, bago po makalimutan, of course, I would like to greet Miss Sally Pakito po yung nagbigay sa akin ng chance, and of course kayo po, Miss Cheska Bobadilla, and yung pong the people behind, kung mayroong First AltMed, of course, I would like to greet from First AltMed our CEO, yung pong nagkaroon ng advocacy
kung bakit siya, bakit niya tinindigan yung first ultimate na according to her, ilalaban niya ng pukpukan kasi nalaman niya yung husay at ito pala ang kailangan ng tao. Wala pong iba, our very own, our CEO, Ma'am Rose Castañeda. And of course, the next, yung mga people behind po, our COO, which is naging hero. Nakita ko ang kanyang mga pagsikap tsaka yung mga kanyang mga advocacy na may pagpatuloy ang First Altmed. Wala pong iba kundi po si our COO, Sir Maynard Viejo. And the last, wala pong iba yung ating dapat na kaibiganin dito sa ating First Altmed na siya naman po yung nag-distribute or siya ang lagi tinatawagan 24/7. Ito po ay walang iba kundi yung ating CFO, our finance officer. Ang pinakamaganda, wala pong iba kundi si Ma'am Jean Acera. Tuloy ko na rin po, no? Greet ko na rin po yung lahat ng mga First Altmed family. Ngayon po ay nakikinig po sila Luzon, Visayas, Mindanao. Oo. Lagi niyo pong bisitahin ang kanilang Facebook page. At kung may mga katanungan, yung hotline number na binigay kanina ni Doc June ay i-text niyo po anytime. Tawagan niyo kanilang landline number. At once again, nagpapasalamat po tayo sa pagbahagi ng kaalaman ngayong gabi sa programang Lunas. Ayan ha, yung mga bad bacteria. Baka punong-puno na ng bad bacteria yung ating mga katawan. It's opo, hindi po bine-baby. Hindi bine-baby ang bad bacteria. Once again, yan na po muna ang kabuuan ng ating talakayan sa programang Lunas. Naging katuwang po natin sa talakayan ang First Altmed at ang Drain Therapy Session hatid po sa atin ni Dr. Junta. Nakasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo at pagbibigay ng medical information. Sama-sama tayo, Pilipino. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa rin nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas, extension.